give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa pag-analyze nitong inyong natagpuang marker. Sa palagay ko ito ay banga na nakabaon sa lupa. Pero bago natin yan tatalagayin, shoutout muna tayo. Alright, at shoutout muna tayo kina Edilburga Kayanong, shoutout kay Glenn Mario, kay Maccabiubians, kay user QY7, kay Ronnie, shoutout din kay Mamurumar, user JN5, Jero Mendoza, kay Danny Flores, Elvin Famaran, Binji Huntilla, shoutout din kay Edilberto Ombak, kay Pepsi Gilmar, shoutout kay Desiderio Lamsin, kay Ash J, at shoutout din kay Banapon, The Big Five. Shoutout din kay Wilfrido Barcia, June Tox, Turio Bulsao, Remilito Katamura, Jero Mendoza, kay Jablu Kung, kay Jerome, Jeromel Gabuco, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Alright, napakaganda ng find na ito. Kasi sa tingin ko, ito'y banga na nakabaon. Kasi perfect yung bilog ng dibig niya, kung napansin nyo. Pero, nagumpisa ng tinanggal yung mga batong nakasalansan sa loob nito. At hindi natin nakita kasi kung naubos pagkuha, pagtanggal yung mga bato na nandyan. Okay, ang mga banga ay mayroong teorya yan, mga tatlong teorya paano makuha ang treasure sa banga. Ang pinakauna na teorya dyan ay ang banga kapag may takip pa or tinakipan ng bato. Kapag tinanggal mo yung takip at makikita mo yung bibig ng banga, ilang nakatabon dyan na lupa or bato, mga dalawang dangkal, ay nasa loob na ng banga makikita mo ang item. Pero katulad nyan, medyo maraming bato na yung natanggal pero wala pa. So ibig sabihin, pangalawang teorya nyan ay baka nakuha, na-recover noon pa. Ang ginawa ng nag-recover ay nilagyan ng mga bato ang banga, or sa tagal naman ng panahon sa mga bagyo at flash flood ay nalalagyan ng mga bato ang banga na yan, kaya napupuno na siya ng bato. Okay, ngayon punta tayo sa pangatlong teorya nito. Ito ang maganda, ang pangatlong teorya ng banga, kasi hindi lahat ng banga ay nilalagyan. Mayroong mga banga na empty. Sinadya talaga yan ng apo na empty banga, walang laman, at nilagay lang dyan para pampagulo, para maguluhan ang mag-treasure hunt. Ngunit ang ibig sabihin yan ay wala sa banga. Ngayon yan ang ating gawa ng ito, naubos na pala lahat ng bato, tinanggal na. Okay, so pangatlong teorya natin dito ay wala sa banga ang item, kundi nasa baba nito. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ilustrasyon, ay ito yung last na nakita natin ng tanggalin ng ating katiyats ang mga bato na nakalagay dyan. So meron akong napansin dito, ito na portion, yan, parang nakatakip siya na bato. At kahit ito, kaya unang gawin yung mga katiyats ay tapusin nyo muna ito. Ito, tanggalin nyo to, silisilin nyo to na bato hanggang dito. Ito parang nakadikit lang dyan, at ito parang medyo sinadyang itinapal dyan. Ibig sabihin ay papasok doon. Kung side view natin to, so side view, ayan, ito yung bilog dyan na hukay. So mayroong bato dyan na nagaganyan, no? Parang nakahagdan siya. Ayan. So ibig sabihin, sabihin ko ay tanggalin ito at tingnan sa likod kung anong meron dito. Ayan. Tingnan dyan.
So medyo ano rin yan, medyo may kahirapan na pagbutas niyan. So butasin nyo yan dyan. So dito kayo pupunta ito. Okay, ngayon punta tayo sa teorya ko sa banga, yung itong pangatlo natin na paghanap. Kasi kung napanood nyo yung matagal ko ng vlog noon na banga, kongkritong banga yun, hindi gawa sa clay, ay walang laman, solid siya, pero nakaganito, nakatiwarik. Bali yung kanyang ano, yung kanyang liig ay nandito, nakaganyan. So ganun pa man, dahil yung banga nyo ay nakaganyan, nakaharap pa itaas, pero level siya sa lupa. Ngayon, pwedeng ang nangyari niyan ay pwedeng marker lang yung banga. At kung wala dito, sa sinabi ko kanina na sa side dito, tanggalin yung parang nakatagip diyan na bato na nagaganyan. So, kapag natanggal ito, ay pwedeng dito makuha ito na portion. Ngayon, kung wala diyan, ito yung pangalawa. Patuloy tayo sa baba niya. Okay, ang karamihang distansya niyan ay 2 meters lang. Galing sa itong puwita ng banga nyo, yung panghuling ano, yung nakita nyo na matigas na parang bato, yun na yung ano, puwita ng banga na yan. Ngayon, gawin nyo, malaking trabaho to, 2 meters ay pagpatuloy nyo ang silsilin nyo yung bato dyan. 2 meters. Hindi naman siguro 2 meters ang kapal ng bato na yan. Baka half meter lang yan. Baka nagaganyan lang yan. Parang silyo. Parang silyado. At kapag nabutas nyo yan, pwedeng malambot na ito na portion dito. Kung ganyan na senaryo, na malapad na bato yan, andin ng nabutas nyo, papunta rito ay malambot na ito na portion. So kung ito na portion ay malambot na, pwedeng meron niyang ibinaon. At sa baba nito, mga 2 meters mahigit, 2.5 meters. Itong lalim na ito, ay meron talaga kayong makita dyan. Okay, sana ay tama tayo sa ating analysis tungkol sa banga na yan. Yung parang banga na nahukay nyo. At pwede rin, hindi naman natin masasabi na ataba yan kasi napakababaw. Kaya pwedeng depository talaga yan ng small deposit. Pwedeng paglalagyan. Ngayon, una nating teorya doon ay baka nabuksan na yan ng iba noon at nakuha nila. Kaya nilalagyan na lang nila ng, pinupuno nila ng bato ang loob para wala nang magtangkang maghukay nito. So nilalagyan nila ng mga bato ang loob. Pwedeng ganun ang nangyari na recovered. Pero chances are kung hindi talaga yan nakuha, hindi pa nakuha, hindi na recover, ang chances niyan ay nandyan pa. So again, dito kayo sa papuntang gilid niya kung nasaan yung, ito yung una. Saan yung parang may nakatagip na dalawang bato, and then kung wala, at saka kayo magpatuloy sa sintro talaga, sintrohin nyo to. 2 meters, so 2.5 meters ang lalim. Alright, so yan lang aking pag-analyze sa inyong napakahalagang marker na yan, ang banga. Okay, pero ikutin nyo rin ang palibot nito sa layo na 7 meters, ikutin nyo, baka mayroong bato doon kasi pwedeng ang hukay na yan ay marker lang talaga yung banga na yan. At sa layo na 5 meters to 7, ikutin nyo, hanap kayo ng ibang marka. Kung mayroong marker sa unahan nito sa layo na 7 meters, 5 to 7 meters, so yun ang pangalawang target. Kasi ang hapon talaga, gumagawa yan ang sabi ko na primary marker at ang kasunod ay secondary marker bago tayo mag-hukay. Kailangan hanapin muna ang secondary. Huwag muna tirahin yung first marker. Okay, so hanggang dito lang ako muna mga katiets.
Kuya, magpaalam na. Ingat kayong lahat dyan. God bless us all. Hanggang sa muli. Paalam.